cacti. Ibibigay ko sa kanila ang kanilang mga pangalan sa isa na dito sa ating harapan. Ito yung mga cacti na nandito sa ating garden. Alam nyo ba guys na ang cacti ay meron din palang mga benepisyo. Benepisyo bang matawag? Mga katangian na pwede nilang ibigay sa atin. Tatalakayin natin po yan mamaya isa-isa. Ibibigay ko po isa-isa sa inyo kanilang mga pangalan. Ito po'y mga ano lang na cacti, uncommon. Kung meron man sigurong real dito, ay kayo na lang po ang mag-usga kung may real dito. Dahil ito lang po ay nakuha ko lang yung mga pangalan na to sa kanilang mga sa aking binilhan. Nandito po ang una-una natin. Ito po ay si Blue Boy. Ito yung Blue Boy na nasa video natin noon na ating minidyo. At tapos, ito naman si Mamillaria. Mamillaria cacti. Yan. Kita nyo po siya guys. Yan. At nandito po si Green Cactus. Yan. Green Cactus. At ito rin po si Domino Cactus. Ganda po siya, di ba? At nandito rin po siya si Jackstone Cactus. Ito naman ay si Marmalade Cacti. Para siyang may kuton-kuton. At ito po si Rat's Tail. Tapos, ito naman si Berry Castle. Yan, Berry Castle. Kailan nyo po ba siya, guys? Kung kilala nyo po yung mga cacti na ito, kung hindi po tama ang ating pinapagawa ng pangalan, ay pwede naman kayong mag-comment upang malaman ko naman kung ano ang tunay ng mga pangalan na ito. Tapos, ito naman si Bubsy. At ito po ay si Copper Cacti. Yan. Copper Cacti. And si Bunny Ear. Si Bunny Ear po mga guys ay may meron pong puti. Meron siyang puti. Meron yellow. At ito po sa akin ay black. Si Bunny Ear. Guys, si Bunny Ear. And then, si ang ating ano po ba ito? Si Ichonexus Multiplex. Yan. Parang si Domino yung kamukha. Tsaka si Twisted Cacti. Yan. Yan. Nakita nyo na po ang kanilang mga pangalan. Binigay ko na po sa inyo. Ngayon, tatalakayin po natin ang kanilang benepisyo bang matawag o hindi. Dahil kung maniniwala kayo, ito lang po ay basahan sa ating nalalaman at kalaman. Ang mga cactus daw guys, pag nilagay nyo po sa loob ng bahay, ay hindi po pwede. Dahil ito po daw ang may mga tinig. Ang sabi ng kungsoy. Na magkakaroon din po ng hidwaan kung ito po ay nilagay natin sa ating bahay. Hidwaan po sa ating pamilya, siguro, mag-away, ganyan. At basihan naman po sa ating mga ninuno na pag meron pa rin mga tanim nito, ay dapat daw ilagay mo sa harapan ng iyong bahay para daw ang mga mangbabarang at mangkukulam ay mayroon kang palangga, mayroon kang pamutra. Parang kagisaya man today. Yun po ang basihan ng ating mga ninuno.
Ngayon po, nasa inyo lang po yun kung pag inyo pong basihan, inyo pong yan, ano sa inyo. Nasa atin na lang po yun, di po guys. Pero ang nanguna pa rin ang may kapal para sa atin. Kaya ang mga cactus na ito, tingnan nyo po, magaganda po sila, di po ba? Kung ito ay may collection tayo sa ating bahay, ay why not kung susunod tayo o hindi, di ba? Dahil elegante naman silang tingnan, magaganda, pag tayo nagkukulik nito. Ngayon guys, tayo po ay titignan din po natin ang ating nabili kahapon kay Maricel Agustin, na dinagtagan po natin ang ating mga koleksyon sa mga kaktay. Ito po ang aking mga nabili. Unfortunately, unboxing natin pero na-unbox ko na. Ito po ay papakita ko lang sa inyo. Diba? Magaganda sila. Maganda sila tingnan. Sa inyong isipan, nasa sa inyo na po yun. Diba po guys? Pero, sa totoo naman po talaga, nung bata pa kami, narinig ako na ganun po ang sabi ng aking mga lola at lolo na kung may mga tanim ka raw nito, ay hindi ka guguluhin ng mga manggagaway, mambabarang, o ano pa man na nagbubulo. Ay, ito po yung si Mang Estelle. Guys, diba? Maganda nila. Pwede natin i-collection. Ayan. Bukod sa kaktay, sukulit na i-collect natin, ay magaganda rin silang i-collect. At meron po din po silang mga dedication na binibigay. Kung kayo po ay naniniwala sa mga consuming. Mag-like, share, comment down below, at click the notification bell sa